Okay, last na sa kwento kasi kasama ng kwento. Isang mahirap na nabankrupt. Kasi ang pagpapayaman, basta mamigay ka lang palagi. Ang problema, nabankrupt siya, maraming naniningil ng utang. Maraming naniningil ng utang. So ngayon, basta man ako, tanga niya, madaki rasunin. Okay. Alam niyo mga kapatid, ang isa po sa hindi napapatawad ng Allah, na utang. Api mo diyan, hindi na, di ka ang utang. Sabi ng isang, sabi ng propeta, sabi niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ya Rasulullah, in kutiltu fi sabilillahi muqbilin ghayru mudbirin, ayu kafaru anni khataaya. Sabi mo mga tangutangan na. Kailangan mo tumatangutangan to tanan. Sabi niya, ya Rasulullah, pag ba namatay ako sa labanan, na nakaharap ako sa kalaban at hindi ako nakatalikod, papatawarin ba ng Allah lahat ng kasalanan ko? Sabi niya, oo, patatawarin niya lahat. Pero tinawag niya ulit, sabi niya, balik ka dito. Yani muli ka ampo ng utang. Ito ba, bago ka balik sa Palawan, pamayaran ka muna. Kaya hindi yan maampun. Na yung miskin na yun, na lahat ng magsingil, lahat magsingil. Nasabi niya, sakit, dasa sa walay, lahat ng rason ay rason ng nagsinisingin. Hanggat sa naisipan niya magingin ng advice sa ustad. Sa tingin ustad, sa advice niya pun kapan. May bakit? Kasi sobrang grabe ang pagkabangkrut ko, hindi ko alam anong nangyari. Sabi niya, nagbigay ka ba ng sadaka nung mayaman ka pa? Sabi niya, yun ang hindi ko nagawa. Sabi niya, magsadaka ka para tulungan ka ng Allah. So nagbigay siya ng sadaka. Pinayuhan ng ustad na magbigay ng sadaka para makabawi. Na nagbigay ng sadaka yung lalaki na yon, alhamdulillah, after 2 years, nakabawi siya. Kuwana, sumaskuwana, may barakat, suka pa nalikha niya. Naibalik ang kumpanya niya, nakabili ng kutsi, mapiyasit katamananin. Bulugan o imam, kapangin sukor. Pangin sukor ka no imam, mapiyasit advice o imam. Tingin, imam, salam alaikum. Tingin, imam, alaikum salam. Pero 2 years, hindi niya nakita, kaya isang beses lang pumunta sa maskita. Kaya naghingi lang ng advice. Sabi nung umaman na, sabi na, gusto ko lang magpasalamat sa iyo, imam, kasi pinayuhan mo ako na magbigay ng sadaka. Alhamdulillah, epektibo yung payo mo. Sabi niya, paano ang epektibo? Kasi pinayuhan mo ako magbigay ng sadaka. After 2 years, ito na sabi niya, ustad, may sasakyan na ako, nakabayad na ako ng utang. Sabi nung imam, ah, ganun ba? Ikaw pala yung pinayuhan ko. Nakapagitong su imam. Kasi in-advise niya sa panadagkan na di matumanadag kay imam. Sabi niya, ah, namanadag ako muna ako tigo imam. Kaya hindi pala panadag ka. Nananadag ka mong gusto, gimang manadag ako mamugano kung pagkapamasa pag na. Na after 2 years na nakapamasa mamusu imam sa motor. Alhamdulillah. Okay, so hanggang dito lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.